Puri ng Diyos, isang mapagpalang araw po sa bawat isa na nanonood ng channel na ito. Ako pong muli ang inyong lingkod, Brother Raymond Cada, at ito po ang programang Tanong at Sagot, sa pong spiritual content na tumatalakay sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa video pong ito ay atin pong pag-aaralan ang mga maling aral ng mga Muslim patungkol po sa Biblia. Ano-ano po ang mga maling aral ng mga Muslim patungkol po sa Biblia? Ang una ay ang pagtuturo po nila na mali daw ang Biblia sa pagsasabing si Jesus ay Son of Man. Buksan nyo ang Matthew 12:40. Anong sinasabi sa 12:40 ng Matthew? For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung nabanggit po natin, mula po yan sa Biblia. Matthew 12:40. Anong unang-unang kamalian na matatagpuan natin dito? Ang una ang sinasabi doon, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung katagang Son of Man, anak ng lalaki, anak ng tao, si Jesus ang tinutukoy dito, ito po ay malaking kamalian. Bakit? Sapagkat naniniwala po tayo, naniniwala kayo, at naniniwala kaming mga Muslim na si Jesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng Birheng Maria. Siya po ay walang ama, kaya hindi po siya anak ng lalaki, Son of Man. Madaling sabi, siya po ay Son of a Woman. Siya po ay anak ng babae. Wala po siyang ama, meron po siyang ina. Yan ang unang kamalian. Kaya isip-isipin nyo kung sinasabi ba ng Biblia ay tama o mali. Ayon po sa kanyang argumento, binabanggit daw sa Mateo 12, talatang 40, na tinawag ang Panginoong Jesucristo na Son of Man. Ito daw po ay mali sapagkat ang Panginoong Jesucristo, ayon sa kanyang pahayag, ay walang ama, kundi ina lang. Sa makatwid daw, si Jesus ay hindi Son of Man, kundi Son of a Woman. Ang tanong po natin, tama po ba yung kanyang pagpapaliwanag o yung kanyang argumento na dahil sa ang Panginoong Jesucristo ay walang ama, ay hindi na siya dapat tawagin na Son of Man? Ang totoo po, mga minamahal, kung atin lamang pong sasangguniin yung mga eksperto na may kinalaman sa salita. Halimbawa po sa original language ng aklat ng Mateo, dito po sa may Greek, yung salitang Son of Man, ito po ay may katumbas na Weios Anthropos. Ayon po sa definition ng salita, ito po ay nangangahulugan na human being. Sa ibang salita, hindi naman po como walang ama na kinasangkapan ang Diyos upang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi na siya dapat tawagin na Son of Man. Sapagkat ayon nga po sa definition ng pahayag o salitang Son of Man sa original na lingwahe nito, ito po ay nangangahulugan na human being. Kaya po sa mga salin na Tagalog, nung isinalin po nila yung Son of Man, hindi po ito tinumbasan ng salitang anak ng lalaki, kundi anak ng tao. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Mateo, sa 12 ang talata po ay 40. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Sana po ay napansin po ninyo yung pagsasalin ng mga tagapagsali ng Biblia. Ang sabi po sa talata na ating binasa, yun pong Son of Man, tinumbasan po ng anak ng tao, hindi po anak ng lalaki, sapagkat pag sinabing Son of Man sa kanyang original na wika, ang kahulugan po nito ay anak ng tao o human being. Ang pangalawa, mali daw po ang Biblia patungkol sa 3 araw at 3 gabi
na pagkamatay ni Jesus. Kaya yung sinasabi dito na si Jesus, katulad daw ni Jonah, sapagkat siya po ay dinunok ng balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganun din daw si Jesus sa kanyang magiging libingan. Ano ba ang nasasad doon? Pagmasdan natin, you do the mathematics. You do the mathematics. Yung mga matatalino dyan, intellectual, mga engineers, mga lawyers, at yung mga celebrities o pangkaraniwang tao, isip-isipin nyo, anong sinasabi dito? 3 araw, 3 gabi. Ang tanong doon, kailan ba namatay si Jesus? According sa mga tinatawag natin na Bible scholars, pati yung mga tinatawag natin na Protestant scholars, Catholics, billions of Catholics, billions of Protestants, sinasabi nilang si Jesus ay naipako at siya ay namatay sa dapit hapon ng Biyernes. Biyernes siyang namatay at nilibing. Biyernes po. Sapagkat pinipigilan nilang ilibing si Jesus sa gabi ng Biyernes sapagkat yun daw ay Sabat. Sabado na daw yung mga oras na yun. Kaya inilibing nila ng dapit hapon ng tinatawag natin na Biyernes. Ngayon bilangin natin, let's do the mathematics. Ito ang pangalawang tinatawag natin na error sa Bible. Yung pangalawa, kung bibilangin natin 3 days and 3 nights, mula doon sa araw na yun ng Biyernes hanggang doon sa Sabado, isang araw na po yun. Mula sa hapon ng Biyernes hanggang sa hapon ng Sabado, isang araw na po yun. At kailan ba sinasabi ng Biblia na nabuhay si Jesus? Resurrection, yung resurrection ni Jesus. Kailan po? Sabi nila sa madaling araw ng Linggo, Easter Sunday. Yan ang sinasabi ng lahat ng mga scholars ng Bible. Kung bibilangin natin, ilan yon? Biyernes ng hapon hanggang sa hapon ng Sabado, isang araw. Ngunit hindi pa umabot sa Linggo ng hapon, bumangon na po si Jesus according to the Bible. Ngayon, yun po ay inconsistent. Hindi po yan tumutugma sa katuruan ng Biblia na sinasabi ni Mateo doon sa 12, doon sa tinatawag natin na 12:40 ng Matthew, sinasabing, "For as Jonah, si Jonah ay nanatili sa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, at ganun din ang anak ng tao na siya ay mananatili sa loob ng 3 araw at 3 gabi, eh hindi po tumutugma yung sinasabing yan. Hindi po tumutugma sapagkat madaling araw pa lang ng Linggo ay nabuhay na si Jesus according to the Bible. So madaling sabi, inconsistent, at madaling sabi, hindi po katotohanan yung sinasabi na yan. Hindi po katotohanan ang sinasabi ng Biblia. Batay pa rin po sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 12, ang talata po ay 40. Ang idiniin niya naman po dito ay yung huling bahagi na sinabi na kung paano daw si Jonas ay napasatiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon din daw mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang ating Panginoong Hesukristo. Paano niya po inunawa ang mga pahayag na ito ng Biblia? Ayon po sa kanyang pagpapaliwanag, kung ang Panginoong Hesukristo daw po ay namatay ng Biyernes ng dapit hapon, ang unang araw daw po nito ay papatak ng Sabado ng hapon. Kaya kung bibilangin daw po ng 3 araw mula po nung namatay ang Panginoong Hesukristo, pagdating po ng Linggo, ito po ay 2 araw pa lamang. Subalit ayon po sa kanyang pahayag, ay nagbangon na daw po agad ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ibang salita, ay itinuturo niya o iminamatuwid niya na ang Panginoong Hesukristo nung nabuhay ng Linggo ay hindi po umabot ng 3 araw. Kaya ayon po sa kanyang konklusyon, ay mali daw po yung Biblia. Sapagkat sa Biblia, namatay si Kristo ng Biyernes, pagdating ng Linggo, ay nagbangon na agad siya. Kung bibilangin daw po ang bawat araw na may bilang na 24 oras, ay dapat po hindi pa daw po nabubuhay si Kristo ng Linggo sapagkat 2 araw pa lamang po iyon. Inunawa ng Muslim yung 3 araw at 3 gabi na bawat araw ay mayroong 24
ours. Subalit ang tanong po natin, ganun po ba talaga ang kahulugan nito? Alam niyo po, kung ang Muslim po ang magpapaliwanag ng talatang ito, tiyak maliligaw po tayo sapagkat meron pong tinatawag na mga Jewish thought o yung kaisipan ng Hudyo. Kapag hindi po natin inunawa yung talata based po sa kaisipan ng mga Hudyo, tiyak hindi po tayo makakarating sa tamang pagkaunawa. Sa mga Hudyo po kasi, yung sinabi po ng Bible o ni Apostol Mateo na ang Panginoong Jesucristo ay 3 araw at 3 gabi din sa ilalim ng lupa, hindi po nila ito inuunawa na every day ay nangangahulugan ng 24 hours. Sa mga Hudyo po kasi, halimbawa po, mababasa natin sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 1, talatang 59 hanggang 60. Ganito po ang pahayag. At nangyari na nang 8 araw ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol. At si tatawagin sana nilang Zacarias, ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi gayon, kundi ang itatawag sa kanya'y Juan. Ito po ay tagpo ng kapanganakan ni Juan Bautista. Sa kultura po kasi ng mga Hudyo, kapag ka ipinanganak po yung kanilang sanggol, ay bumibilang po sila ng 8 araw upang tuliin ang kanilang mga sanggol. Maging ang ating Panginoong Jesucristo ay tinuli sa kanyang 8 araw mula ng kanyang pagsilang. Pero sa kaisipan ng mga Hudyo, hindi po nila binibilang ang bawat araw na everyday ay meron pong 24 hours. Katunayan, kapag ka ipinanganak ang isang batang Hudyo sa araw na ito, kinabukasan, ikinoconsider na agad ito as a second day. Sapagkat hindi po kailangan umikot yung 24 hours para i-consider ito as one day. Ganito po yung kaisipan ng mga Hudyo pagdating sa ganitong mga bagay. Ganon din po, noong namatay ang Panginoong Jesucristo ng Biyernes ng dapit hapon, hindi po kailangan bumilang muna ng 24 hours para i-consider yung unang araw. Sapagkat nung namatay siya ng Biyernes, kinabukasan, ikinoconsider na agad ito as second day. Kaya po pagdating ng Linggo, kahit hindi pa bumibilang yung 24 hours, ito po ay ikinoconsider na ng mga Hudyo na third day. Sa mga tweet, tama po yung Bible ayon po sa pananaw at kaisipan ng mga Hudyo na ang Panginoong Jesucristo 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Katumbas, paglipas ng 3 araw after niya po namamatay, ay magbabangon ang Panginoong Jesucristo. Sa mga tweet, nagkakamali po yung mga Muslim sa pagsasabi na mali yung Bible sa pagtuturo nito na ang Panginoong Jesucristo ay namatay ng Biyernes at nagbangon nung Linggo, sapagkat ayon nga sa kanilang pananaw, ito daw po ay mali sapagkat hindi pa daw po ito 3 araw, sapagkat bawat araw ay binibilang nila na 24 hours. Isipin nyo po, kung mali yung nakasulat sa Biblia, hindi po ba dapat ang unang magre-react nito ay ang mga apostol? Subalit, hindi po sila nag-react nung pagdating ng Linggo ay nabuhay ang Panginoong Jesucristo, sapagkat sa kaisipan ng mga Hudyo ay 3 araw na po ito mula nang namatay ang Panginoong Jesucristo. Kahit po tayong mga Pilipino ay may ganitong pananaw. Halimbawa po, tayo po ay naghahanap buhay o nagtatrabaho sa isang pabrika. Tapos tanungin po tayo, magkano po ang sahod natin sa isang araw? Kung tayo po ay minimum na sumasahod ng ipalagay natin na 350, malamang ang isasagot mo ay 350. Pero ang tanong, ang tinutukoy mo po ba dito ay yung pagtatrabaho ng isang araw na merong 24 hours? Hindi po ba ito'y tumutukoy lang sa 8 oras na pagtatrabaho? Kaya pag tinanong po tayo na ilan ang sahod natin sa isang araw, ang tinutukoy po natin doon ay 8 hours lang. Ang pangatlo ay mali daw ang Biblia sa pagtuturo na si Jesus ay naipako sa krus. Pangatlo po, yung sinasabi natin na inconsistent o tinatawag natin na shocking errors in the Bible ay yung tinatawag natin na pagpako kay Jesus. Si Jesus ay napako.
Ngunit ang sinasabi po, inilalarawan sa ating banal na Quran, ang aming pananampalataya bilang Muslim, si Jesus po ay hindi na napatay ng mga Hudyo, siya po ay hindi na ipako sa krus bagkos siya ay sinagip ng Allah sa kalangitan. Anong sinabi ng Allah sa loob ng Quran? Doon sa Suratun Nisa, anong verse? 157. Ang sinabi ng Allah, wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbih lahum. Ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang kanilang pananalita na si Jesus ang Mesiyas na anak ni Maria ay aming napatay. Bagkus sinabi ng Panginoong Allah, hindi nila napatay si Jesus, ni hindi nila naipako sa krus, bagkus ay kamukha lamang, kahugis o tinatawag na kaanyo lamang ni Jesus ang kanilang naipako. Yan po ang sinasabi ng banal na Quran. Kawangis, kamukha ang naipako sa krus. Basahin natin kung ito ba'y tumutugma sa sinasabi ng Biblia. Basahin natin, nandyan ang Biblia sa inyong mga kamay. Bukas na bukas, basahin po ninyo ang sinasabi dito sa The Crucifixion of Jesus, Matthew 27. Ulitin natin, Matthew 27, verse 32 ang sinasabi. Basahin natin, word by word. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. Kita nyo? Yung si Jesus daw, ayon sa Biblia, nang pinapasan niya ang cross at siya ay papunta na doon kung sa lugar na pagpapakuan sa kanya, nakita nila, nakasalubong nila ang isang tao mula sa Cyrene, ang pangalan niya ay Simon. At anong ginawa nila kay Simon? Pinilit nilang si Simon ang pumasan ng krus. Ang bumuhat ng krus. Tingnan natin kung tumutugma. They came to a place called Golgotha. Then, there they offered Jesus wine to drink mixed with gall. But after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. Ito ang sinasabi nilang inconsistent. Hindi po tumutugma. Ito po ang pangatlong ebidensyang mali na matatagpuan natin sa Biblia. Sapagkat doon sa pagpasan na Simon, pinutol na po, pagpasan ng cross ni Simon, ang sinabi nila, ang pinako daw sa cross ay si Jesus. Hindi po nila ipinagpatuloy. Hindi nila ipinagpatuloy yung ulat doon na si Simon, binitawan niya ang pagpasan niyang cross at ibinalik kay Jesus. Hindi niyo po binalik. Siya po ang pumasan ng krus batay doon sa sinasabi natin sa Biblia doon sa Matthew 27 verse 32. Uulitin natin. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon and they forced him to carry the cross. Kaya naman tumutugma ang sinasabi ng banal na Quran, wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin shubbih lahum. At hindi nila napatay si Jesus, ni hindi nila naipako sa krus, bagkus kamukha niya lamang ang naipako sa krus. At yan ay tumutugma rin sa sinasabi ng Biblia na pinilit nilang ipasan ni Simon ang krus. Kaya nasa sa inyo po ang malawak na pag-iisip, malawak na panahon upang pag-isipan kung ang inyong pananampalataya ay tama o mali. Alam po ng lahat na sa paniniwala po ng mga Muslim, ang Panginoong Jesucristo ay hindi naipako sa krus. Ayon po sa kanyang pahayag, batay daw po sa Mateo 27, talatang 32 hanggang 33, bago makarating sa dako na pagpapakuan kay Jesus, ay ipinapasan daw kay Simon ang krus. At pagkatapos daw nito, ay pinutol na daw po ang kwento. Hindi daw po sinabi ng Biblia na ibinalik ang krus kay Jesus. Kaya mali daw na ang Panginoong Jesucristo ay naipako sa krus. Mapapansin po ninyo mga kaibigan na nung binasa niya po yung Mateo 27, talatang 32 hanggang 33 ay hindi niya na po itinuloy yung basa sa mga huling talata. Ano po yung dahilan? Kasi po, mabubuking po yung kanyang pahayag na pagsisinungaling patungkol po sa Biblia. Alam niyo po, yung mga Muslim kapag ka inuunawa po nila o ginagamit po nila yung Biblia,
sila po ay mga selective lang. Ibig sabihin ay pinipili lamang po nila yung mga talata sa Biblia na pumapabor sa kanilang paniniwala at yung mga talata naman na hindi na pumapabor sa kanilang pinatutunayan, ito po ay hindi na nila tinatanggap. Subalit kung babasahin mo po yung istorya ng pagkapako ni Kristo sa krus, batay sa context, ay hindi po mahirap patunayan na ang Panginoong Jesucristo ay tunay nga na naipako sa krus. Halimbawa po, ang sabi po sa Mateo, sa 27, ang talata po ay 32. Itutuloy ko po hanggang 35. Ganito po ang ating mababasa. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya iyon ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng pala bunutan. Sana po napansin ninyo yung talata na ating binasa. Yung binasa niya po kasi ay pinutol niya na po sa talatang 33. Pero kung itutuloy lamang po hanggang 35, ay mapatutunayan na ang Panginoong Jesucristo ay tunay nga na naipako sa krus. Sa madaling salita, nagkaroon lamang po ng maling pananaw yung Muslim na ito, sapagkat ayon nga po sa kanyang pahayag ay hindi po ibinalik yung krus kay Jesus matapos itong pasanin ni Simon. Ang totoo po, hindi na po kailangang ibalik kay Jesus yung krus, sapagkat ayon nga po sa talata, ito po ay ipinapasan kay Simon hanggang sa dako ng pagpapakuan kay Jesus. Sa makatwid, nung dumating na po sila sa dako na kung saan ay ipapako si Jesus sa krus, no need na po na ibalik ito kay Kristo, sapagkat hindi na po niya ito kailangan pasanin dahil doon nga po sa tagpong iyon ay ipapako na siya. Kaya kung tinatanggap po nila yung aklat ng Mateo 27, 22 hanggang 23, eh bakit hindi nila tatanggapin yung kasunod na talata? Bakit? Hindi na po ba Biblia yon? Alam niyo po, pag pinag-usapan yung tamang paggamit sa Biblia, ito po yung itinuturo sa atin. Dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, talatang 15 hanggang 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kanyasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Ano po yung itinuro ni Apostol Pablo para po sa mga Kristiyano? Ang sabi po sa talata na ating binasa, ang lahat daw ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Mapapansin po natin sa pahayag na ito ni Apostol Pablo na hindi po tayo dapat maging selective pagdating sa paggamit ng mga talata sa Biblia. Sapagkat ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo, lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa makatwid, ay nagkakamali po yung mga Muslim sa pagsasabi na ayon sa Biblia ay hindi daw po naipako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Mali lang po yung kanilang paggamit sa Biblia, sapagkat sila po ay selective. Pinipili lamang nila yung mga talata na pumapabor sa kanila. Subalit, kung babasahin naman natin ayon sa context, ay pinatutunayan na ang Panginoong Jesucristo ay tunay nga na naipako sa krus. Ang pang-apat, mali daw po ang Biblia sa pagtuturo na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katunayan ng kanyang pagka-Diyos. Ang ika-apat na ebidensya mula rin sa Mateo, dito sa tinatawag natin na Matthew 27 verse 51. Ito naman ang sinasabi ng verse 51 ayon doon sa resurrection. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Ano po ang nababasa natin doon? Ulitin natin, buksan niyo ang inyong Biblia, ang nasasabi po doon. Sa Matthew 27 verse 51,
pati 52, pati 53. Doon sa verse 52, anong nasasabi doon? Dahil nga sinasabi nilang si Jesus ay nabuhay muli, siya po ay Diyos, yun po ay ebidensya. Yan po ay maling kataga sapagkat hindi lang po si Jesus ang nabuhay sa oras na yon. Nabuhay doon pati yung mga tinatawag nila na holy people. Ayan, nababasa nyo sa Matthew 27 verse 52 na yung holy people, sila ay bumangon muli. Sila ay nabuhay mula sa kanilang mga libingan at sila ay pumunta doon sa syudad at sila ay nakita ng mga tao. Yan po ang tinatawag natin na mga major errors in the Holy Bible. Sapagkat ayon po sa kanyang pahayag, ay binanggit din daw sa Mateo 27, talatang 51 hanggang 53 na hindi lamang si Jesus ang muling nabuhay nung araw na siya ay nagbangon sa mga patay. Kaya siguro ayon sa kanyang argumento ay kung tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo dahil nabuhay siya mula sa mga patay, edi magiging tunay na Diyos din yung mga nabuhay na ito nung araw na siya ay magbangon. Kaya dito makikita mo na tila tama yung kanyang pananaw pagdating sa pagbibigay niya ng kahulugan o interpretation sa bahaging ito ng Biblia. Subalit ang tanong natin, tama po ba yung ganong pananaw? Ang totoo po, malaki yung pagkakaiba ng muling pagkabuhay ni Kristo at ng pagkabuhay ng mga tao. Unang-una, yun pong mga nagbangon na iyon na mga matutuwid na tao. Paglipas po ng panahon, sila po ay muling namatay. Subalit pinatutunayan sa Bible na nung nabuhay muli ang Panginoong Jesucristo ay hindi na po siya namatay, kundi nakapagtagumpay na po siya sa kamatayan, katunayang siya po ay tunay na Diyos. Pakinggan po ninyo, dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Ito po ay mismong pahayag ng banal na kasulatan. Ayon po sa pahayag ni Apostol Juan, nung siya po ay nasa pangitain, ay nakita niya daw po yung Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, "Ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman." Sa makatuwid, iba po yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung kanilang pagkabuhay, ito'y tanda lamang na muling bubuhayin ng Diyos ang mga taong matuwid. Subalit ang pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay, ito po'y pagtatagumpay mula sa kamatayan. Ngayon, ano po pinatutunayan ng mga katotohanan ito may kinalaman sa pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo? Dito po sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 20, ang talata po ay 28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayunmay nagsisampalataya." Ano po yung itinuturo ng talata na ating binasa? Ang sabi po sa talata, noong pong nabuhay ang Panginoong Jesucristo, ang pahayag po ni Apostol Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sa makatuwid, yun pong muling pagkabuhay ni Jesus, ito po yung matibay na katunayan na siya po ay tunay na Panginoon at tunay na Diyos. At ang sabi nga po sa mga huling talata na ating binasa, ang sabi ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita, subalit gayon may nagsisampalataya." Kaya po ang mga Kristiyano, hindi po nag-aalinlangan, bagamat ang mga Kristiyano sa panahong ito, hindi po nasaksihan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sapagkat ayon sa kanyang pahayag, mas mapapalad daw yung mga Kristiyano na kahit hindi po nasaksihan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ay sumasampalataya sapagkat ito po ay matibay na katunayan na ang tagapagligtas ng mga Kristiyano
ay nakapagtagumpay mula sa kamatayan. Samantalang si Propeta Muhammad na kinikilala ng mga Muslim mula nung namatay hanggang ngayon ay nananatiling patay sapagkat hindi niya po napagtagumpayan ang kamatayan. Kaya mas mapalad ang mga Kristiyano, mas mapalad ang mga Kristiyano na sumasampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay naipako sa krus, nalibing at muling nabuhay nung ikatlong araw, sapagkat ang sabi sa Biblia, ito'y katunayan na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Sana po ay naging maliwanag sa bawat isa ang tinalakay natin may kinalaman po sa mga maling aral ng mga Muslim patungkol sa Biblia. Hanggang dito po, magandang araw. Pagpalain po tayong lahat.